What's up, Pushmates? Welcome back to another fun and exciting episode of Pushmates. My name is Gary. For today's episode, sasamahan tayo ng, naku, I'm sure na miss ito ng mga batang 90s. Let's all welcome actor and Street Boys member, Spencer Reyes. Hi! Hi! Hello po! Hello po! Welcome hello. To Pushmates po. Hi, hello po. Hello po sa inyo lahat at sa lahat po na nanonood. At kamusta po kayo? My name is Spencer Reyes, syempre. I'm really happy to be back sa Pilipinas. Welcome back to the Philippines as well po. Yes, thank you. First of all, congratulations po sa inyong concert. Oh, please. Kamusta naman po ang experience? Kasi ngayon na lang ulit yan. Oh, first time. Mm-hmm. Matagal na, many years. Decades na. Decades. Super tagal. So, mm-hmm. First time ulit mag-step on stage. So, medyo... Mm-hmm. Kasi iba na yung ginagawa ko dun sa, mm-hmm. sa UK. So, medyo mm-hmm. parang ano. But still, kaya pa naman. And then, nung nakita ko yung mga grupo ko is talagang it's... Yung feeling is really priceless. Na mm-hmm. para akong nasa clouds. Parang wow! Cloud nine. Ganun, oh, ganun. Kasi parang na-miss nyo ang isa't isa. Oo, grabe, grabe. Kasi, ano eh. Yung iba may mga utang pa sa akin yung mga... Hindi, joke lang. Ganon. I'm just joking. Pero kailan po ba kayo unang umalis ng Pinas? That was 2008. Yeah. And then, ang nagpunta po kayo ng England, is that right? Sa England. So, England muna. Muna, and then after, I think, 7 years, like that, and then I moved to Scotland. So you moved po nung 2008 sa England. What was the deciding factor? Bakit po kayo nag-move sa England? Actually, nung 2008, that's the time yung parang alam mo yung medyo nagkakaedad ka na. Mm-hmm. So, syempre, nagka-pamilya na rin ako noon. So, me and my wife decided to parang what's next? Parang kung may plan A, you have to get a plan B. That's right. Or plan C. Mm-hmm. Kasi kung mag-i-stay ako dito, and then suddenly, hindi natin alam kung ano yung mga future. Mm-hmm. But doon, is nag-grown ako ng chance na mag-aral ng nursing here in the Philippines. Oh, okay. So dito po kayo sa Pinas nag-aral ng nursing. Kasi hindi ako makakapunta ng UK without any mm-hmm. academic. Ano. So, the way, bago ka makapunta sa ano, it should be on medical something, you know. Yun ang pinaka-the best. Mm-mm. Para makapasok pa. So, I finished my nursing. But I didn't, hindi ako board passer. Ah, hindi po kayo nag-take ng... No. Once I graduated, I apply. Because, swertehan ko nun dahil I have a friend mm-hmm. na may agency. Something ah, and okay. Then, nung sinabi niya sa akin, mag-aral ka muna and then call me. Nung tinawagan ko siya, they give me a letter, employment, you know, ganun-ganun. Mm-hmm. Story short, binigyan ako ng employment mm-hmm. ng trabaho doon and then contract. Ah, okay. So, bali po, tapos na po kayo nung nursing course ninyo dito pa lang. Dito pa lang, and yes. Then, you flew to England. Kasama yeah. nyo na po ba yung pamilya nyo doon? No, after 6 months. After 6 months. Pero maiksi pa na muna lang yun, di ba? Pero ano, nung dumating ako doon, it's like back to zero. Back to zero, yes. Kakaiba yung lugar, malamig, and then iba yung ambience, puro naging English. Pero diba dito, syempre, Tagalog tayo. Yes. But nung pagdating ko doon is winter. Winter pa, so parang... Winter pa talagang mabilis ang gabi. Tapos pagdating ko doon sa bahay, it's like walang gamit, mm-mm. kama lang, tapos unan, yun na yung ano mo. Mm-mm. Walang music, walang TV. Kasi once na tumira ka doon, you have sa bahay, may TV license kang babayaran. May tax. Okay. There's a tax. For watching TV. Oh, every houses you have to pay. Pag may TV ka or any appliance mm-hmm. na nanonood ka, you have to pay tax. That's every year. Mm-hmm. Ganun, so, kaya wala talaga. So, tiniis nyo po muna yun? Oh, tiniis ko. Ang TV ko noon, yung mga kalabaw na nag... Ay, mga cow, mm-hmm. yung mga baka, mga goat. Ah! Yung ano sa... Oh, literal oh, pala. Oo, nanonood okay. lang. Talaga, yun lang yung ano, tapos lumuluha ko. Kasi... Sabi homesickness. Ko, yes, for almost a month. During that time po, ba ilang taon yung mga anak ninyo? Ah, bata pa. They're 7 years old lang parang gano'n. Mm. Nung time na yun, tapos nasa Pilipinas pa sila noon. So ako lang mag-isa. So lumuluha tayo kasi iniisip ko, kino-compare ko yung trabaho ko dito. Mm-mm. And then trabaho ko doon kasi
Iba, ibang-iba eh. Iba talaga. Sabi so, ano pong work nyo doon? I work in a nursing home. Sometimes, first, ano ko, isa nursing home, tapos nag-work ako sa hospital. Mm-hmm. Pero sa nursing home, syempre, iba yung ano, job. So, medyo na-shock ako na, uy, hindi ko ginagawa sa Pilipinas to. Uy, bigla akong uutusan na pupunta akong ganito. Uy, hindi ako nag-aabot ng mga gamot na, kumbaga lahat na, ano, parang, mabig na ano nagulat nabigla ako na culture shock. Oo, pero as time goes by kasi lagi mong ginagawa you will get used to it and then na-enjoy ko na siya. Hindi ko na naisip yung ano tapos basta nag-concentrate ako is just to get my family. Yun ang pinaka the best. Nung nakuha ko sila doon na medyo na-relax na ako. Masaya kasi, na kasi yun eh. At least, di ba, nakasama mo na sila. Oo, nakasama ko na sila. So, nakuha niyo po sila agad yung tabi six kids ninyo, yeah. Tsaka yung wife yung, niyo. Yung dalawa kong anak na babae, and then my wife. Okay. Pero ang anak ko is tatlo. Yung kasi yung boy, pinanganak na doon. Ah, doon na, pinanganak. Brito na. So, ilang taon na po ba sila ngayon, yung mga kids ninyo? Yung, isa, yung panganay ko, si Sasha, she's 25 years old, and then yung pangalawang babae, she's 23. And then yung bunso ko, he was born there. He's already 13 years old. Wow. Malalaki na sila. Oo nga, malalaki na po, no? Malalaki na. Ayun. Ako na lang hindi lumalaki. And then we heard naman na by 2014, you moved to Scotland. Yes. So ano pong kwento behind that? Bakit po kayo nag-move ano to Scotland? Yun naman ang ano, kumbaga pagdating nila, siguro 1 year lang kami doon. Kasi iba yung law sa England kesa sa Scotland. Iba-iba sila ng law. So ang ginawa ko, nag-decide kami, me and my wife decided to go sa Scotland. Kasi meron kaming relatives doon, yung kapatid niya. So dinala ko sila doon, iniwan ko. Hindi pa yung tapos yung contract ko, so I need to stay. Yeah. So naghiwalay na naman kami. Oh, how many months po ito? 1 year. One year na lang. Oh, 1 year na lang. Kailangan ko tapusin contract ko kasi or else babalik ako sa Pilipinas. Babalik kami lahat. Oh yeah. 'Di ba? Kasi I need to kasi finish the contract. Parang you know, working visa siya. Yes, it's a work permit. They call it work permit. So, nang natapos ko 'yon, that's the time I moved to Scotland. Nanaandun na sila. And then good thing yung pamilya ko na kailangan magstay sila doon ng almost 1 year para makakuha sila ng free education. Which wow. is nakuha nila. And now your children, your family, sa nasa talagang Scotland nag now. Ano na kayo settle down na po kayo sa Scotland. Nag ano na kami doon. Oh, which is good. And we heard din po na you had experience or nag-work po kayo as a bus driver in Scotland. Is that true po? Yes, nag-progression. Kumbaga nasa nursing ako, nag-aral ako ng engineering. Wow. Yeah, sa doon din sa school, good thing it's free. Mm-hmm. Kasi doon i-encourage ka na mag-aral. Wala ano, no age limit. Basta pag gusto mo mag-aral, they will give you what's ano, yung pang-transpo, yung mga everything. Sasagutin nila kung bakit. Sasagutin nila pati yung ano mo, everything and then story short natapos ko 'yon. And then nakuha ko yung mga, you know, mga document, naging resident ako, naging ano na ako doon, permanent resident. That's the time I, you know, I apply for a bus driver. Good thing I passed everything. Kasi ano eh, mahirap talaga siya. And then now, I'm a, you know, professional bus driver doon. Okay, and kasi po, di ba, nag-pandemic. So, paano naman po yung mga naging challenges nyo nung pandemic? Doon, ano, nangyari naman doon is, naswertihan ko bago mag-COVID. Nakalabas ako sa ano, sa healthcare. Oh, yes. Nakalabas kasi ako. Diba, yes, bago mag-COVID noon. Yes, bago makalabas noon kasi yung mga kaibigan ko doon, hindi sila nakapag-apply ng any ano. So they're still in the hospital, yung lahat ng tapos nursing nung, home po, oo, diba? Nursing home. Nung nagka-COVID, blessing is this guys, nasa ano na ako as a bus driver. And then sali na COVID something na, like, 'di ba, matagal din. Halos half of my friends na katrabaho ko namatay. Oh my god, yes. That is so sad. It's yung nag-alaga sa akin ng mag-asawa. Nadali sila. Kasi wala pa hinahanap yung injection, 'di ba? So masakit pero we have to do it. And then, tough time. Actually, it's a really tough hard time for everyone. Everyone. Kaya yung ibang mga nurse doon, ano,
ayaw na mag-stay sa hospital, tatakot. Kaya ang ginawa is in-increase nila yung ano, yung salary, yung ganun-ganun, everything, pati yung mga PPE, yung protection nila, equipment. Which is good. And good thing yun, yeah. And nung nandun ako sa bus, as a bus driver, kumbaga, nagda-drive ako, wala akong ano. Kumbaga, ang pasahero ko lang is nurse, doctors, tsaka yung sa mga, yung mga ano lang, mostly in the hospital. And then naka, syempre, naka, pero hindi na ako full na, ano, naka PPE kasi meron mga isolated, habang, o harang yung ano ko. Tapos every time, everything ganun. So, parang pagdating ng 6 o'clock, lalabas yung sa ano, wala kasi sa sasakyan, ako lang yung nag-drive. So, papalakpak sila, parang, ang sarap ng feeling nag-drive. Makikita mo lahat ng tao, pumapalakpak sila yung ganun. Pabubuksan nila yung mga people ano, nila. Para mag-thank you. Salute, yeah, thank you. Para ikaw yung ano, pinaka, yung nasa frontliner, they call it. Frontliner, yes. Yeah. Pero kayo po ba na-miss nyo rin na mag-perform? Na-miss ko. Kaso, ano naman doon, every summer, meron kami, meron, they call it the Barrio Fiesta. Ah, okay. So, you still got to perform. Yes, nakaka-ano pa rin ako, nakaka, kahit pa paano, nakaka-perform pa rin doon. They invited me to go, not only in the UK, but in EU, like France, Italy, yung mga, kung nasan yung mga Pilipino. So, I'm really proud sa, syempre, as a dancer, as a performer, nagagamit ko pa rin siya. And it was so nice, di ba, na parang it's so nice na maimbitahan pa rin po, di ba, na mag-perform sa mga ganitong mga pagkakataon, okasyon. Yes, yes. So, na-miss nyo rin po ba na mag-perform kasama naman yung mga, katulad niya, street boys, yung mga dati niyo pong nakatrabaho? Ay, grabe. Nung unang sinabi sa akin to, ano ko, that was, I think, January. That was January, and then, syempre, nagpasko, eh, masarap kumain. I'm 74 kilos on that month. Okay. That's January. January, okay. Yeah, and then, suddenly, nung sinabi sa akin noon, tapos sabi niya, oh, would like to invite you, mayroong show, ganyan. Sabi ko, saan yung show? Sa Pilipinas. Medyo sabi ko, ha? Sa Philippines, kala ko kasi mostly dun sa mga, EU lang eh, malalapit lang lang. Ngayon, sinabi, Pilipinas. So parang, kinabahan ako. Bakit? Hindi, kinabahan ako na, parang, siguro, parang, sabi ko doon sa producer, totoo talaga. Parang, alam ko, baka mamaya niloloko or something. Mm-mm. Tapos tinanong ko, sinong kasama? Mga kagrupo mo. Yun na, parang akong kinalibutan na, iba yung feeling na parang gano'n. Tapos yung, ang goal lang po. Sigaw. Tapos yung, yun na, yung sinabi sa akin, and then, pero in one condition, you have to lose weight, sabi sa akin. Ah, okay. So, paano kayo naghanda? Sabi ko dun sa ano, sabi ko sige, I will do my best kasi syempre kagrupo ko sino ba naman ano, it been decades since na makita ko, kasama ko sila sa sayo, talagang yun, nag-concentrate ako, just do my, you know, healthy, you know, diet, pero you know, at least now parang na wala sa akin almost 10 to 11 kilos. Wow. In 3 months. Wow. Which is good. Kayo po ba, nagpapabalik-balik ba kayo sa Pinas before, like prior na, to this event? Ngayon lang kayo bumalik ulit? Meron akong isa nung ano, pero almost 5 days lang. Para may mabilis lang guesting. Pero mostly nung nagka-COVID, hindi na ako nakaka-uwi. Kasi talaga. Because the price is times 3 ang pressure. So expensive. It's really ngayon, expensive, yes. And then you have to stay on the hotel or something like that. Tapos susundutin pa yung ilong mo. Di ba? Parang ang hirap. Mm-mm. Kailangan mag, parang ikukulong ka pa sa hotel, is babayaran mo yun. Di ba? Parang hindi makatarungan nung una, dati noon. So for this occasion po, parang is it safe to say na talagang sumadya po kayo sa Pinas para sa concert? Yes, because ano, sinabi rin sa akin, it's a benefit concert. So para na ano din ako, natuwa din ako. Para it's about time naman na i-share ko naman yung ano, yung blessings sa ibang tao, di ba? Prior to this po ba, have you been keeping in touch with your other, yes, mga workmates niyo po noon? Meron kaming WhatsApp group chat, GC, yung mga ganun. Almost sometimes, mag-good morning, sending, you know,
mga gospel, mga ganun. Mm-hmm. Kaya minsan, ang sarap din ng feeling. And then suddenly, makikita-kita. Puro sa WhatsApp lang, mga GC-GC, mga ganun. Pero now, it's personal, diba? Ang sarap ng feeling. Ngayon nakakita niyo na po sila. Kulitan talaga. Yes. So, bukod po sa Street Boys, sino pa po yung mga ibang artista na mga nakatabaw niyo na before na you're still keeping in touch or probably close pa rin po kayo hanggang ngayon? Oh, pero mostly, syempre, dito sa The Sign 90 Super Show, syempre, ang sarap ng feeling. Makikita ko yun. Ayan, katulad naman ng Maneuvers, X-People. Mm-hmm. Ang sarap nung nag-final rehearsal kami, yung lalapit sa iyo. Yung i-hug ka, uy, kamusta ka na, ganun, magugulat ka, uy, ito pala yung parang ang daming, mm-hmm. Nag-a-approach sa'yo na parang hindi mo mawari na parang feeling, parang totoo ba to? Yung parang mm-hmm. gano'n. So kanina po na nabanggit ninyo, you know, before we started the show, parang nagkakwentuhan lang po tayo na parang ayun nga, you're in the Philippines for a period of time lang. Pero now po na nakabalik na kayo at wala na rin pandemic, is this a sign po na posible na magbalik showbiz po kayo? Balik showbiz, why not? Pero siguro ito yung posible na pagkatapos ng show nito, kailangan ko ng paracetamol para sa akin. Hindi, I'm just joking. Pero why not, di ba? I'm happy to be back, and kung may offer sa akin ng maganda, I will do it. Meron pa po ba kayong, kumbaga, parang dream na gawin in terms of performing or showbiz acting? Kasi, di ba? Acting din po kayo. Kung may mga offer na mga ganun, guesting, acting, and then soap, you know, kulang na lang shampoo. So, so mga soap, ano, why not? Kung okay naman yung, ano, di ba? Yes. So, I'm still, you know, I'm just waiting. Kung ano man ang dumating kung na blessing. Kung ano man, just grab the opportunity. Huwag papakawalan. Kasi po, since it's been more than a decade since you left, yeah. Sa personal nyo lang po, how has the showbiz landscape changed since you left at ngayon nagbabalik? Ngayon kasi, it's ano naman eh. Dati, puro sa station lang. TV, mamanunood ka lang sa TV. Now, every person, they have their own phone. Yes. They have their own time to make yourself popular sa ano, social media. Anywhere, basta pag nakita mo magandang place, pack, hi, we're here, blah, 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 and then upload. Yeah. Not like before, hindi ka mapapanood unless na pumunta ka sa TV station. Ganon. Ganon katindi dati. Kaya talagang ano, but now, and it, kahit nasan kang ano, talagang nakaupo tayo dito, mag-ganun lang ako, and then upload ka na. Di ba? You have your own account. That's it. Parang ganun kasimple na. Not like before, talagang hirap. Talagang papasok ka sa butas ng karayan, and then hahanap ka ng manager or person na mataas na mayroong ka-connection. Auditions? Parang, yeah, yun nga. Audition, tutulong, ano talaga. Dahil harap ko sa karayo. Kasi ayun, kami ganun na naranasan ko. Yes. So, 90s, ano? Yes. Opo. Pero ito kasi, we heard that you recently met with Ice Segura. Yes. Di ba nakatabaho nyo din po siya before? Yes. Alam mga tao. Love team kami. Yes, love team. Nakapag-guest ako kay na bossing noon. And nakapag-promote din ako sa The Sign 92. Pero hindi pa po kayo nagkikita now? Last year nagkita kami. Last kumbaga, hindi ko rin alam na ano, kumbaga, kumanta siya. Merong choir, in-interview ako. Normal interview. Oh, where was this po? That's a collaboration sa YouTube channel. In the Philippines. In the Philippines. They asked me to travel here for, just only for 1 week. Alright. And then bitin talaga. So, but it's fine. Ano lang naman eh. It's only an interview, and then kala ko ako lang. And then suddenly di ko alam, kunyari may choir, naglalakad kami kasi Christmas eh. Christmas pala siya. Pag open up ng choir, 'yon si Let's Sing Merry Christmas. Pagdating ko nakaganyan ako. And a happy tapos nagugulat sa akin. Nagulat ako kasi walang nagsabi. Tapos hinag niya ako, hinag ko rin. Parang ang sarap ng feeling na gano'n. Tapos nag-usap kami, yun, parang gano'n. Wow. Sino pa po ba yung mga artistang namimiss nyo? Namimiss nyo?
si Spencer Reyes. Spencer Reyes! Then, syempre, yung mga, mostly mga kagrupo ko. Mm-hmm. It's, kasi from, you know, from happy moments, down moments, nandyan na sila. Yes. Kumbaga, alam ko na ang mga kartada namin. Mm-hmm. So, kahit na nakapikit ako, alam ko kung yung mga ugali ng mga yan. Mm-hmm. Yeah, sina Bong, sina Jung, lahat, sina Maynard. Ang sarap ng feeling. Isang corrupt mo lang, alam nila yung ibig ko sabihin. Mm-hmm. Isang corrupt lang din nila, alam ko na rin yun. Para na kaming magkakapatid. Talagang super ano, close yung nila. Eh, ito po, big question. Yeah. And actually, my last question. Yeah. Masusundan po ba itong reunion concert ninyo? De, ito, sasabihin ko lang. Kasi may mga guests dito. Came from Australia, Japan. Merong mga producer na umuwi. Sa so, Pinas, just for just this for concert to concert, happen? Papanood din nila yung performance. Oh, manonood din That's sila. Mga producer yun. From iba-iba. All over the world. Some, yeah, yes. some like Japan, Australia, I think Middle East, in Dubai. There's mga producer doon. Okay, I think sa America din. Parang pupunta dito na panonood din, and then they're planning to, I hope it, you know. It pushes through whatever that plan is. Just grab it. Yeah. Okay, let's claim that. Yeah. Thank you so much po, Thank Sir you. Spencer Reyes. Finally, saan po ba kayo pwedeng abangan ng mga ating mga pushmates? Abangan nyo ako sa UK. No. Actually, I have my social media account. Just follow me sa TikTok. I have my Facebook account as well. Just type Spencer Reyes. Ang Spencer ko kasi medyo maarte. Pero ang ano ko dito is Spencer yung natural lang nung pero ang real name ko talaga is Spencer with like Vohong Johong yung mga ganun with an H Spencer is Spencer medyo posh ang dating ewan ko sa tatay ko bakit ganun. Thank you so much, Pushmates. Thank you for tuning in. Feel free to follow me on my social media pages as I'd love for us to stay connected beyond the show. That's it! Thank you for watching this episode. Stay tuned for more Celebrity Ganaps. Don't forget to like, follow, and subscribe to our social media pages for more updates. So once again, this is Gary with Spencer Reyes, and this is Pushbets.